miss. Pwede bang 50 na lang to? Ako naman, missis. Pierre Cardin at Yves Saint Laurent tatak niyan, kaya 150. Ang mahal naman. Wala tingnan naman tawad. Tingnan niyo, made in France. Ah, miss. Meron bang katulad nito? Ah, eh, hindi ho ukay-ukay to. Binigay ho sa akin to ng asawa ko galing abroad. Ah, ganun ba? Rose! Po. Paki-assist nga si missis. Sige po. Magkano to? 650 po. Oh, Bayaw. Uy. Nagkaos na kay ate mo? Busy pa eh. Saka galing. Wala, nag-follow up na ng mga papeles. Oh, ano? May balita na ba? Wala pa eh. Stop hiring eh. Meron daw opening sa Afghanistan. Gagawa ng bago airport. Alex, kaya ka nga umuwi dito para iwasan ang giyera sa Israel. Tapos ngayon, pupunta ka sa bayan ni Osama Bin Laden. Eh, kumasabugan ka ng mga landmines doon. Talaga, ate mo, oh. Oh, makakain muna. Oh, kain muna tayo. Hindi, ha? Sige. Okay, kain muna ako. Nakita mo na kung gaano kahirap ang buhay namin. Ang gagong yun, walang trabaho. Eh, yung puna ko nga rito, inutang ko pa sa Bombay eh. Tapos ngayon, yung mamanahin pa natin sa tatay, mukhang mapupunta pa sa iba. Pero ate, hanggat maaari ayoko nang bumalik doon. Wala na akong pakialam kay tatay. Sungay niya, sunong niya, buntot niya, hila niya. Ikaw, wala kang pakialam kasi may pera ka. Makatapos ka. Eh ako. Missis, bakit naman ho kasi kayo pumapahig na binubugbog ni Mister? Eh, hindi naman ho kayo punching bag eh. August, gagantihan ko siya. Hihintayin ko siyang makatulog. Paputulin ko ang titi ng hayop na yon. Ganyan din po ang narinig ko sa inyo nakaraan eh. Pero oras na nawawala ho yung mga pasanyo, aba, inaikipagbati naman ho kayo kay Mister. Lahat na pinag-uusapan natin, eh nauuwi lang mo sa palitan ng laway. Yes. Miss, ito na lang ang gawin mo. Hi! Ibibigay ka na lang sa isang kapalitan mo, tapos siya na lang ang bahala, okay? Sandali, ha? Miss, sandali lang, ha? Mabuti pa ho, eh. I-fill up niyo muna itong form na to at babalikan ko kayo mamaya. Oh, ba't ang aga mo? 7 o'clock pa schedule natin, no? Yun nga eh. Next time na lang tayo manood ng sine. Naku naman, babe. Kinansel ko na itong dinner for cost dahil nakaset itong lakad natin. Gumaganti ka ba? Hindi naman. Kailangan kong puntahan si tatay. Puntahan? Himala. Obed, sayang naman kung mapupunta sa iba yung mga ari-arian natin. Hanggat maaari, ayoko nang bumalik doon. Wala na akong pakialam kay tatay. Ikaw, wala kang pakialam kasi may pera ka. Eh ako. Ang tigas talaga ng... Dahil, tama lang po! Hindi ba sinabi? Tama lang po, Dahil! Huwag na huwag mong ulit yan! Dahil, tama lang po, Dahil! Hindi na po maulit! Tama lang po, Dahil! Masakit po! Tigas, tigas ng ulo mo! Tanda! Walang pumapasok sa pagpapasok mo! Tama lang po! Diyoso, tama na! Itatakot lang ko! Diyoso! Diyoso! Ano ba? Ope! Ope, ano? Lagi niya ako sinasaktan! Pare, anong problema? Oh! Pare! Pare! Obet! Kumusta ka na? Okay lang, ikaw? Ayun pa! Emo, balik kayo! Pare, si Obet, oh! Pare, kumusta? Pucha, gara na! Oh, pare! Tapos na!
Okay lang. Ano ba nangyari? Eh, naplat eh. Walang problema dyan. Si Emong bahala dyan. Bahala dyan? Oo, oh, ayusin nyo na. Akin na yung bag mo, Obet. Ako na ho. Bakit parang inaasahan niyo ako? May nakapagsabi kasi sa akin na darating ka raw eh. Ang bilis naman ng balita, nauna pa sa akin. Kanina pa nga kita hinihintay? Galing kasi ako kay Peter eh. Uminom ka? Dadalaw ka lang sa tatay mo, kailangan mo pa bang uminom? Hindi ho, ba't naman ako iinom? Nagkape lang ako. Halika na nga. Si tatay ho. Ah, nasa kwarto eh. Alam mo ba, lagi siyang tulog kapag hapon. Kasi ang sabi ng doktor, masama na raw ang puso niya. Dapat siguro nandito ka eh, para ikaw na nag-aalaga ng mga bangka ninyo. O, maupo ka muna. Tatawagin ko ang tatay mo. Napasyal ka. Buti naman, naalaala mo pa ako. Kumain ka na ba? Selma, maghanda ka na makakain na iyo, Bet. May kasama ka ba? O, anong problema? Pupunta lang ho ba ako dito kung may problema ako? Nagulat lang ako, bigla kang sumulpot. Hindi naman, Todos Los Santos, ha? Dinadalaw ko lang ho kayo. Wala akong sakit. Bakit pa naman hindi isinama ang ate mo? Kwenta ko, may 7 taon na siyang hindi umuwi dito, ah. Selma! Maganda ka na ng hapunan, ha? Gusto ko maghapunan ng maaga. Tanong mo kayo, Bet, kung anong gusto niyang ulam. Ano? Bahala na ho kayo. O sige, magsisigang ako, ha? Oh, anong balita? Okay naman ako. Maraming project. Si ate, kapapanganak lang, kaya... Buti naman, hindi na siya ginugulo ng asawa ng kanyang asawa. Mahal naman siya ni Alex eh. Masipag naman yung tao. Nag-a-apply ulit papuntang abroad. Kung sumunod siya sa akin, makakatapos siya ng pag-aaral. Hindi siya makakakuha ng segunda manong lalaki at magtsatsagang magtinda ng ukay-ukay. Alam ko naman kung bakit ayaw niya pumunta dito eh. Ayaw niya makita ko ang kanyang paghihirap. Ayaw niya mapahiya. Masaya ho si ate, kahit naghihirap. Kayo, anong balita sa inyo? Obet, alam ko kung bakit ka nasagsag dito. Sino nagbalita sa'yo? Selma, no? Biyonsyo, may bisita ka. Si Merton na siguro yun. Hindi natin kaarawa, no? Siyang pinamamahala ko sa aking mga bangka. Eh, paano? Wala naman sa kaanak kung gustong umasikaso sa negosyo ko eh. Oh, Berto. Ah, magandang umaga ho. Magandang araw naman. Tama-tama ang dating mo. Meron akong gustong malaman tungkol sa isang bangka natin. Halika. Thank you.
Kakalaki ang kwarto mo. Inilak ko. Eh, paano? Wala namang gumagamit. Binubuksan lang ng hangin ang pinto. Dumudumi tuloy itong kwarto mo. Dito ko na itinambak ang gamit ng nanay mo. Masikip na kasi sa kwarto ko eh. Magtatagal ka ba? Ilang araw ka ba dito? Kung hindi rin lang ako welcome dito, aalis din ako kagad kahit ngayong gabi. Nagtatanong lang po. Bakit? Porque ba't hindi ka na dito nakatira? Wala na karapatang magtanong ngayong ama? Sa tono ng mga tanong nyo, parang nakaka-istorbo ko eh. Hoy, Obet. Ako hindi sanay sa paligoy-ligoy, ha? Bakit hindi mo tumbukin ang sadyang mo dito? Bakit hindi nyo sinabi sa amin na may babae kayo? Bakit? Kailan ka ba umuwi dito? Tuwing Todos Los Santos, gano'ng katagal? 3 oras sa sementeryo, 30 minutos dito sa bahay. Paano ako magbabalita sa mga taong kusang lumalayo sa akin? Halos magtago sa akin! Kayo ang nagtatago, tay. Tinatago niyo babae niyo. Bakit kayo gigisingin ang taong natutulog para sa'yo, ha? Para hanapan niyo ng butas ng kapatid mo? Kailan ba kayo nakakita ng mabuti sa akin? Para sa inyo, wala na lang akong ginawang tama! Hindi siya babae ng tatay mo. Ampun lang. Ampun? Kalokohang ampun! Excuse me. Hi, I'm Annie. Alam mo ba, wala nakakakilala sa amin dito kay Annie. Basta nalang inuwihan ng tatay mo dito. Halos 6 na buwan na yung nakatira dito eh. Akalain mo bang ayaw pakilala kahit kanino at hindi pinalalabas? At kabilin-bilin ng pasakin, huwag daw akong mag-iingay. Eh, nahihiya siguro, kaya akong makadisiplina, kalam ko sino santo. Ang hirap unawain ng babaeng yan. Selma! Oh. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Oo! Oh, oh. Hindi nga namin alam kung anong klaseng tao yan eh. Eto na, eto na! Kain ka na. Busog pa ako eh. Hindi pa ako nagugutom. Tapos ka na, Obet? Hindi mo ba nagustuhan ang pagkain? Hindi. Pagod lang siguro ako sa biyahe. Nakakapagod talaga mag-drive. I used to drive my own car. Kaso, pinagbabawalan ako ng daddy ko. Bakit? Binunggo ko kasi yung sasakyan eh. Tapos, sinunog ko. Ganun ako pag naiinis. Ani. Sorry. Architect ka pala? Alam mo, mahilig ako sa architecture. Lalo na yung Hispanic-Philippine architecture. Kaya nga atomo ko sa bahay na to eh. Hindi tulad sa Makati, puro kongkreto. Ani. Alam mo, karamihan sa mga architect ngayon, walang aesthetic sense. Matataas nga yung mga building, ang papangit naman. Tapos yung magagandang building, ginigiba. Katulad ng High Ally Building, at saka yung mga bahay bato. Ani, tapusin mo muna ang pagkain, ha? Hindi ko pa pala tapos. Bet! Woo! Bet! Sandali lang. Dito na kami! Bet! Ayan na. O Bet, kayain mo naman sa labas yung mga kaibigan mo. Gabi na. Ayoko na maingay. Oho. Siya nga pala, yung gamot mo sa puso, huwag mong kakalimutan, ha? Walang hiya ka namang kaibigan, oh. Eh, pinuntahan ka nga namin para makita namin. Tapos di mo kami pinapasok. Huwag mo nang pakialaman yun. Sa airpot niya na yun. Oops, teka. Sino makapulot? Sa kanya, pare. Nak,
Pulutan niya. Ando ka na. Si Annie na naman yan. Wala yun. Ikaw, sige na. Sige na. Usapang lalaki to eh. Sige na. Mo. Tama lang yan, pare. Pare, hoy. Hoy, para sa lahat yun, ha? Eh, akyat bar ko yun eh. Halupiang dagat. Alam ko yun. Madalas ako akyatin ng mga ganun babae. Pero pare, mukhang matalino eh. Mukhang maraming alam. Nag-i-English nga eh. Alam niya kung ano aesthetics. Ikaw pre, alam mo ba yun? Talagang matalino yun. Eh kung di siya matalino eh, paano siya kikita? Tsaka, ano bang aesthetic ang sinasabi niya? Baka estite ang ibig niyang sabihin. Pag ganun yun, maniwala kayo sa akin. Pero pare, pare, paalala lang ah. Tatay ko pa rin ang pinag-uusapan natin. Oo nga naman, baka masapakan ni Obet. Tapos mapalo siya ng tatay niya. Sama ako. Huwag na. Sandaling-sandali lang ako. May pag-uusapan lang kami ni Merto. Mabalik ako agad. Huwag na huwag kang susunod sa akin, ha? Ingat ka. O, sige. Taga saan ka ba? Sa totoo lang, ha? Ano na gusto mo sa tatay ko? Huwag ka sana magagalit, ha? May itatanong lang ako. Sa tingin ko, imposibleng pag-ibig yan, eh. Lolo mo na halos ang tatay ko, ha? Hindi naman siya artista o senador. Ano ba talaga na gusto mo sa kanya? Mukha ka namang matalino, ha? Matino. Kasi, ginagawa sa akin yun ng tatay mo. Kapag ginagawa niya sa akin yun, nakakalimutan kong matanda na siya. Nilalabasan ako. Wala nang pinakamasarap sa mundo kundi ang labasan, di ba? O ano, naiintindihan mo na? Ano ka? Nimpo o puta?
Anong ginawa mo kay Ani, ha? Tay? Anong ginawa mo kay Ani? Tay, wala! Anong wala? Anong wala? Leoncio! Leoncio! Ano? Si Ani! Sakay! Sakay, sabi! Si Ani? Tara, dali! Hintay niyo ako! Bilisan mo! Bilisan mo! Dito! Dito! Maganda ang vista dito! 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 Doon! Doon! Maligo, ha? O, halika na. Labas na tayo. Gusto ko pa maligo. Bukas ulit tayo maliligo, ha? Gusto ko pa maligo. O, tiyan na, tiyan na. Huwag matigas ang ulo, ha? Bukas na lang ulit. Maliligo tayo. Makinig ka sa akin, ha? Sinabi ng bukas na, eh. Kaya... Ngayon, alam mo na, kung bakit tinatago ko siya sa mga tao. Tay, loka-loka ho ba? Kuminsan, matino. Kuminsan, nagwawala. Nawawala sa sarili. Lalo na, kapag nabibigla, katatakot, nasasaktan. Kaya ayaw na ayaw ko siya masaktan. Ang swerte naman niya. Ayaw niyo siyang nakikita nasasaktan. Kung alam ko lang kung saan siya uwi. Kaso mo, hindi ko alam. Hindi... Bigla na lang siyang dumating sa aking buhay. Kaya napilitan akong iuwi sa dito. Ikaw ang lumagay sa katayuan ko. Maiiwan mo ba siya? Kung saan-saan lang? Baka rapin lang yan o dalhin sa putahan. Eh, paano kung matuntun siya dito ng kamag-anak niya? Anong sasabihin mo? Alam mo bang hindi imposible mangyari ang mga bagay na yan? Isa pa. Kasal na kami. Obed?
Galit ka pa ba sa akin? Obed, sorry na Obed, huwag ka na magalit sa akin, oh. Ano ba? Bakit? Nakikita mo ba itong pasako? Pag nagtagal pa ako dito, mapapatay ako ni tatay na dahil sa'yo! Wala ang tatay mo. Nagsasorry lang naman ako eh. Masama bang yung mga kapag nagsasorry? Yung sorry, hindi. Pero yung yakap, oo! Eh, malisyoso ka pala eh! Malisyoso! Alis ka? Oo. Bakit hindi ka pagpabukas na lang para makatatlong araw ka man lamang dito? Kung si Ani ang dahilan, wala ka nang magagawa doon. Lagi namang wala akong magagawa eh. Lagi namang kayo ang nasusunod eh. Kung gusto mong i-spend ang natitira mong buhay sa siraulong babae niyan, bahala ka, tay! Huwag mong pagsasalitan si Ani ganyan! Sige, subukan mo! Yan lang naman ang alam mong gawin eh. Manakit. Kinausap kita, tulungan ako, asikasuhin ang pangistahan natin. Anong ginawa mo? Nagpunta ka sa Manila, kumuha ng ibang kurso. Nag-asawa ng may asawa ang kapatid mo, sa kabila ng aking pagtutol. Nawalan ako ng panganay. Ang akala ko, hindi ako mawawala ng bunso. Pero nagkamali ako. Pagkatapos, ngayon, sasabihin, sinaktan ko kayo. Hindi, Obed. Ako ang sinaktan ninyo. So, huwag ka na malungkot. Makakasama sa puso mo yan eh. Huwag na malungkot. Kasal? Pinakasalan ni tatay? Hoy, hinaamong nga yung volume ng boses mo ha. Nakakaya sa mga customer, baka layasan tayo dito. Tsaka yung tatay niyo baka nagbibiro lang yun. Hindi marunong magbiro si tatay. Ibang klase talaga kung kailan tumanda tsaka nagpakasira. Eh hindi ba bata yung pakakasalan? Eh di hindi pwede yun. Kailangan mo ng parental consent. Eh hindi nga alam kung may mga magulang pa o wala. Tsaka dito ba naman sa Pilipinas, kahit na anong bawal basta may katapat na lagay, pe pwede. Alam mo palagkataon, barya na lang mamanahin mo sa tatay mo. Akala ko ba wala ka ng pakialam sa tatay mo? Tapos ngayon nakikialam ka? Robert, don't tell me you changed your mind dahil sa mana na yan. Leslie, hindi. Ang inaalala ko lang si ate. Kung ang habol ko lang mana, edi sana hindi na ako umalis sa poder ni tatay nung itinakwil niya si ate. Tsak na mapupunta sa akin ang lahat. Anong habol mo? Gusto ko yung pamukha sa kanya pagmamalaki niya. Gusto ko siyang saktan, katulad ng ginawa niya sa amin nung bata pa kami. Robert, wag na natin pag-usapan yan. Alam mo, ang liit-liit ng problema mo. Kung ikukumpare sa problema ng sambayan ng Pilipino. Eh kanina nga lang eh, may kausap ako, asawa ng congressman. Binubugbog siya kaya ayun, magpapakamatay. Leslie,
Kaya nga tayo may regular dinner, para mapag-usapan natin yung tungkol sa sarili natin. I'm sorry! Akala ko, pinatawad mo na ako sa pagsampal ko sa nakaraan. Bakit yung ibang tao pinakikinggan mo? Ako hindi. Alam ko na. Nabitin ka last time, no? Don't worry. I'll make it up to you. Kahit hindi natin schedule. Okay? Tinalang dinala niyo siya kaagad dito. Kundi baka namatay siya in transit. Sino ba nagdala kay tatay? Eh, si Annie. Siya ang nag-drive ng sasakyan eh. Mabuti na lang dumating si Mertong. Kung hindi, hindi namin siya mabubuhat. Siya nag-drive? Eh, akala ko ba loka-loka yun? Ewan ko rin. Sige na, tuloy na kayo. Kapag may nangyari kay tatay, ano bang gagawin natin dyan? Marites, ayokong sa akin maiwan ito. Ayoko, ayoko. Kausapin mo kaya. Sabihin mo, baka hindi na gumaling ang tatay. Pag nangyari yon, wala na mag-aalaga sa kanya. Ate naman, huwag ka naman ganyan. Saan ka ba nakatira? Baka kasi hinahanap ka na ng mga kamag-anak mo. Baka kasi hindi na gumaling ang tatay, eh wala na mag-aalaga sa'yo. Pag di ka sumagot, bebenta kita sa Bombay! Ate naman, huwag mo naman ganyanin. Hindi naman bata yan eh. Hindi na nga bata, lukarit naman. Nagkaganunan kami ni Leoncio tuwing gabi. Paano ko siya iiwan? Ikaw, pag ginaganyan ka ng isang lalaki, may iiwan mo ba siya? Kasal kami ni Leoncio! Hindi ko iiwan si Leoncio! Isusubukan kayo kay Leoncio! Isusubukan kayo! Leoncio! Gusto nila iwan kita. Hindi kita iwan, Leoncio. Di ba sabi mo, hindi kita iiwan? Inaaway nila ako. Mga salbahe sila. Leoncio. Leoncio! Tulong! Leoncio! Tulungan niyo ako! Pabayaan mo siya, nag-iinarte lang yun. Tulong! Tulungan niyo kami! Leoncio! Leoncio! Leoncio!
Sandali. Robert, let's go. Annie, halika na. Mamaya na lang. Okay. Halika na. Yan lang ang nakita ko eh. Di ko mahanap ang mga titulan ng lupa, pati nitong bahay natin. Kinalkal ko na lahat. Kasal nga sila. Siguro pwede naman questionin yan. Total wala nang sariling pag-iisip si Annie. Pwede mo walang bisa yung kasal na yan. Eh paano nga ako naglolokalokahan? Annie, baliw! Walang nakakaalam dito na kasal sila. Maski ako, ngayon ko nga lang nalaman eh. Sa inyo lang. Eh, dapat natin ibenta lahat ng lupa. Para kung maghabol man yung lokalokang yun at yung pamilya niya, wala na silang magawa. Alam nyo gawin nyo, pumunta kayo sa munisipyo hanggat maaga. Padukot nyo yung mga titulo. Wag! Alam mo naman kung gaano ko chismoso mga tao dito. Kahit tayo lang mag-aayos nito. Putang ina babayan! Ilabas nyo siya! Salot yan! Ani! Lumabas ka dito! Open! Ilabas nyo yung babae nga dito! Papatayin ko yan! Huwag yung sayta ko! Ilabas nyo siya! Salot yan! Salot! Putang ina, ilabas mo yung babae nga dito! Bakit ano ba nangyari? Jack, Lucarete, ako hindi kang patayin ang anak ko! Putang ina ka yan! Ilabas mo yan dito! Ilabas mo yan! Putang ina! Doon kayo! Doon kayo! Kayo! Doon! Doon! Putang ina! Ilabas mo rito ang hayop na babaeng yan! Lumabas ka dyan! Balik! Paring Peter! Ilabas niyo yung babae niyan dito! Ano ba talaga nangyari? Eh, yung lokarit na babae niyan eh, muntik nang patayin, pati anak ko eh. Hoy! Kayo ha! Pagsabihan niyo yung lokarit na babae niyan ha! Baka tayo magkabanggaan, Obet.
Sige, pare, akong bahala. Tumayo ka dyan! Tumayo ka! Anong ginawa mo, ha? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Robert! Anong ginawa mo? Wala akong ginagawa. Ano ba, Robert? Tama na! Eh, putang ng babaeng to, eh! Puros kang malatang sinasampas sa bahay nito! Ano ka ba? Alam mo na nga, Lucaret, bakit papatulad? Ito, tumatid mo, ah! Ani? Ani? Ano? Pakitad sa taas. Halika, halika, halika na. Oh, tama na yan. Huwag ka nang umiyak. Gagamutin ko yung sugat mo. Oh. Huwag kang malikot, ha? Huwag kang malikot. Huwag malikot. Ayan. Oh, konti na lang. Konti na lang. Ayan. Okay. Masakit pa rin ba? Masakit pa ba? Huwag ka na mag-alala. Hindi na nila uulitin sa'yo yun. Akong bahala sa'yo. Oh, bakit ikaw gumagawa niyan? Nasaan si Alice Elma? Sanay ako dito. Diba, ako nag-aasikaso ng mga babaeng binubugbog ng asawa nila, remember? Robert, ganit agad ka sa tatay mo pag binubugbog ka niya. Pero ikaw, ang gaang-gaang ng kamay mo. Subukan mong gawin sa akin yan pag mag-asawa na tayo. Subukan mo. Paano? Sasabay na kami kay Leslie, ha? Hirap mag-commute, eh. Obet, gawa mo ng paraan yung babaeng yan. At hanapin mo na agad yung mga titulo, ha? Tawagan mo agad ako. Opo, ate. Ano? Saan ba talaga bahay mo? Oh, ay! Ha? Saan? Dito lang yun eh. Oh, ayan! Ha? Kanan! Kanan mo dyan! Kanan! Kanan? Akala ko ba kaliwa? Basta dyan! Kanan mo dyan! Diretso! Kanina, sabi mo, kaliwa. Ngayon, kanan naman. Saan ba talaga? Oh, diretso lang. Sigurado ka dito? Oo, dito yun. Basta may malaking puno. Dito mismo? Oo! Ani, saan ba talaga bahay niyo? Kanina pa ako drive ng drive dito eh. Ang natatandaan ko, dediretso ka lang dyan tapos kakaliwa. Ano ba talaga? Diretso o kaliwa? Eh kanina pa yan eh, pagod eh, na basta, ako. Eh basta, eh marami na nagbago eh. Basta yung bahay namin malaki tapos maraming aso dun. Pagod na ako.
Ah, sir, good evening, sir. Magkano po? 500 diesel. 500 diesel? Mama, saan po ba yung CR niya dito? CR, ma'am? Ah, nandun po sa likod. Ah, si CR lang ako, ah. Pala yung tingin mo, ah. Ulul. Sir, okay na po. Iwanan ko kaya siya rito. Pare, pare, bakit? Tarantado pala yun, eh. Iniumba naman yung kasama. Ano pala ng depresya nun? Oo nga, no. Bakit kaya? Hindi ko alam. Bigla na lang marurot, eh. Sir. Ah, sir, kanina pa po kayo hinihintay ni ma'am. Akala po, hindi na po kayo darating. Oo nga ho, sir. Kanina pa ho iyak ng iyak. Ganun ba? Salamat, ha. Sige po, sir. Wala hong anuman, sir. Bakit ba naman ako iniiwan? May pinuntahan lang ako. Sa susunod, huwag mo na akong iiwan, ha? Oo. Takot ako mag-isa, eh. Ano bang balak nyo sa fishing boat na ito, ha? Hindi pa namin napag-usapan ni ate kung anong gagawin namin dyan, eh. Ay, salamat naman. Alam mo ba? Akala ko, mawawala na kami ng trabaho, eh. Dahil mabibenta na si Robert at Marites. Sino ho? Si Robert at Marites. Yung pangalan ng fishing boat ng tatay mo. Ayan, oh. At yan daw ay para sa'yo, sa kanyang paboritong bunsok. Di ko alam, eh. Alam mo ba, na ang perang pinambili niyan ay ang perang natanggap niya sa pagre-retiro sa army. Naging malungkotin siya sa pag-alis mo. Minsan nga, eh, tumalong siya sa laot. Mabuti na lamang at nasagip po siya. Baka ho, lasing. Simula na nagretiro, lagi na lang umiinom, eh. Akala ko, lasing, eh. Kaya nga nang iahong ko, eh, minura pa niya ako ng minura. Iyak pa nga ng iyak, eh. Ang sabi niya sa akin, bakit ko na pinakikilaman ang buhay niya? Kung alam mo lang ang hirap na dinanas namin ni ate kay tatay. Tuwing nakikita ko ang bakat ng palo niya sa akin, nararamdaman ko pa rin ang galit kahit patay na si tatay. Pwede ka bang pumunta dito? Naku, babe, I'm sorry. Hindi ko pwede iwanan yung trabaho ko, eh. Si Mrs. Ocampo, nako, kailangan ko sumahan sa hospital for medical legal. Binugbog na naman siya ng asawa niya. And, i-intervene siya ng mga press. Please. May problema ka ba? Alam ko na. Sigurado ako si Manoy, matigas na naman, ano? Ikaw kasi ang libog-libog mo talaga, eh. Nalulungkot kasi ako, hindi ko alam kung problema yon. Ganito na lang. Bakit hindi ka lumuwas mamaya, tapos magkita tayo ng 10 o'clock? Hindi ako makakaluwas. May aasikasuhin pa ako. Thank you na lang. Baby, I'm so sorry talaga. Super busy lang talaga ako, eh.
Hindi ba sabi? Tama na po, Itay! Itong malikot! Tama na po! Ha? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Huwag mong papakalaman to! Tama na po! Leon, sumawa ka tayo! Huwag ka makalam! Gusto ang ulo mo! Leon, sumawa! Ibinilin sa akin to ni Onsho. Sabi niya, itago ko raw ang mga to dahil importante to para sa kanya. Basta raw, huwag akong magagalit. Huwag akong aalis. Sa'yo na, basta huwag ka nang aalis, ha? Ah, hindi pa eh. Eh, saan ba tinago ng lukalukang yun? Kailangan ko ng pera pang placement ni Alex. O, di bale, basta dali mo sa mental yung babaeng yan. Ha? Dahil sinabi nung kausap ko, pwedeng ipawalang visa yung kasal basta may certification mula sa doktor. Kawawa naman yung tao. Eh, mas kawawa yan dyan. At habang nandyan yan, mas kawawa ako dahil hindi ako magkapera. Patitingin ko siya sa private doctor. Ano? Kagastusan pa natin? Maraming pasyente sa mental. Baka sa halip na gumaling to, lalong lumala dahil di maasikaso. Ate, alang-alang man lang kay tatay, tratuhin naman natin siya ng maayos. Ano? Bakit? Si Obet, nahawa na rin yata, nasiraan na ng ulo. Huh? Hello! Ay, ulit na yung sinabi mo! She is suffering from schizophrenia. Pwedeng biologic, nasa genes naman. At pwede ring psychosocial. Ibig sabihin, nung araw nakaranas siya ng hindi maganda, kaya nawawala siya sa kanyang sarili. Marami siyang hindi naaalala, Dok, eh. Tirahan niya at mga magulang niya. Di kaya may amnesia siya? Yeah. That's possible. Meron talagang ganyang mga kaso na kapag nagkaroon ng traumatic experience, nagkakaroon ng selective amnesia. Therefore, merong mga ilang bagay na hindi niya maaalala dahil makakaragdag yon sa kirot na kanyang nararamdaman. Minsan matino. Minsan kung ano-ano sinasabi o anong ginagawa. Yeah, tulad ng iba mong pang mga sinasabi. That really happens. Na meron talagang ganung mga kaso. Kapag sinusumpong, nagkakaroon ng delusion, tumataas ang libido, nagiging parang nymphomaniac. Pero Dok,
Makakatulong ba sa kanya kung ipapasok ko siya dito sa ospital? Oh, yes. Definitely, yes. But she needs further medication. Obed, dito na ba ako titira? Sinabi ba sa'yo nung mama? Alam mo, kwinento ko kasi sa kanya kanina na minsan ang dami-dami kong naririnig ng mga boses, kung ano-ano mga sinasabi. Hoy! Punta mo siya! Hoy, kagatin mo siya! Ipakita mo yung suso mo. Ilabas mo yung pek-pek mo. Ang bastos-bastos niya, no? Ani, hindi totoo yan. Doktor, baka saktan niya ako. Baka itali niya ako. Shh, hindi. Tutulungan ka niya. Ah, Manika! Ma'am, bili na kayo. Ay, uy, ang ganda-ganda niya, no? Gusto mo? Magkano to? 50 lang po, sir. O yan, thank you, ha. Siya. Alam mo, ang bait mo. Para kan si Onsho. Thank you, ha. Cute-cute mo, ha? Gusto mo mamasyal? Ha? Talaga? Sige! Ay, nako. Sandali lang, ha. Naiwan ko yung file fax ko, eh. Ha? Ah, sige. Huwag kang alis dito, ha? Hoy, papasyal tayo dun sa malayong malayo! Hello? 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 Hello, hello? Hello? Baby? Hello? Sino to? Sino to? Annie, ikaw? Oh, Annie, hi. I'm Leslie, remember? Ay! Yung gumamot sa akin noon! Oh, ikaw ah. Pinaglalaroan mo ang cellphone ni Robert. Baka magalit sa'yo yan. Ah, hindi. Hindi siya magagalit. Kasi nga, love niya ako eh. Ano? Tulad ni Onsho, ipapasyal nga raw niya ako eh. Ipapasyal? Annie, nasan si Robert? Umalis lang sandali. Pero babalik din ka agad. Ani, nasan si Robert? Galit ka! Nasan si Robert? Ayoko na! Paano yun? Pag dinala mo ako sa doktor, mag-isa na ako. Dadalawin kita. Titignan ko kung ano kailangan mo. May sakit ba ako? Alam mo, minsan, naiinis din ako sa sarili ko eh. Ba't ako ganun? May demonyo nga ba ako sa utak? Annie, wala. Kalokohan yun. Wala na akong kasama ron. Wala na rin akong kaibigan. Obit, natatakot ako. Hindi naman. Kaibigan mo pa rin ako. Gusto ko maligo! Annie, huwag malalim. Anong malalim? Basta gusto ko maligo! Annie! Annie, bumalik ka dito! Ang sarap! Tara, maligo tayo! Dali, ang sarap-sarap ng tubig! Halika na! Uy! Ang sarap maligo! Halika, ayaw mo! Halika na dito! Halika na! Annie, halika na! Umuwi na tayo! Tama na yan! Halika rito! Ayaw mo? O, di ako na lang! Annie? Annie! Annie!
akala ko kung ano na nangyari sa'yo eh. Ano ka ba? Eh, sumisid lang naman ako. Tignan mo, sarap na tubig. Dito ako nagtatago nung bata pa ako eh. Pag pinapalo ko ni tatay, maghapon ako nagtatago dito. Gabi na ako kung umuwi. Pero pagdating ko sa bahay, magagalit ulit yun. Papaluin ulit ako nun. Si Onsho namamalo? Mabait yun. Oo. Ngayon ko lang na-realize kung kailan wala na siya. Siguro kung nagmamalupit man siya, palo at pananakot lang alam niyang paraan ng pagdidisiplina. Sana buhay si Onsho. Namimiss ko na kasi siya eh. I wanna make love with him. Puro ganun na lang ba ang nasa isip mo? Bakit? Nababastusan ka ba? Ayaw mo ba ng ganun? Ginagawa lang yan ng mga nagmamahalan. Pag may mutual consent, pag pareho niyong gusto. Tingnan mo, ganyan ang kaba ko pag gusto kong yakapin ng isang lalaki. If I wanna make love with him. Annie, gusto kita. Hindi ko alam kung gusto mo ako. Pero kapag nagsasalita ka tungkol sa ganun, alam ko hindi mo talaga gusto. Naiintindihan mo ba ako? Ani, pwede pakidagdagan yung plato. Nandito si Leslie, kakain siya rito. Ah, opo. O, sige, maiwan ko muna kayo. Hi. Kamusta? Anong ginagawa mo dito? Total, marami ka namang kontak sa dyaryo eh. Pakilagay naman tong picture ni Annie oh. Baka makatulong eh. Para mahanap na niya pamilya niya. May bayad yan. Okay lang, babayaran ko. Robert, masyado ka naman yata ang concern niya sa asawa ng tatay mo. Kararating ko lang. Baka naman gusto mong alukin man lang ako kung anong maiinom dyan. Tanungin ko na nagugutom ako. O kung pagod ako. Robert, ano ka ba? Tanungin mo lang sana sa akin kung bakit ako nandito samantalang tamba ka trabaho ko sa Maynila. Leslie, sandali. Ikaw itong lagi nagsasabi sa akin na intindihin ko ibang tao. Oh, come on. Natulungan ko ibang tao. This woman is sick. Kailangan niyo ng tulong. Really? Teka. Nagsiselos ka ba? Come on, Robert. Did you go to Manila? No. Bullshit! You know what? Nakausap ko si Annie kahapon. Tinawagan niya ako. Ginamit pa nga yung phone mo eh. Nasa Manila pala kayo. Pinasyal mo pa? Oh, wow! How nice of you! Hindi mo naiintindihan eh. Sinamahan ko lang siya sa psychiatrist. Eh, ba't kailangan pong magsinungaling, ha? Obed? Leslie? Mag-juice muna kayo?
Obet, simula kagabi hindi mo na ako pinapansin. Bakit? Nag-away ba kayo ng girlfriend mo? Tampuhan lang. Natural lang sa magkarelasyon na nagtatampuhan. Sorry. Bakit ka nagsusorry? Basta, gusto ko lang mag-sorry. Sabihin mo sa girlfriend mo, wala siyang daylan para magselos. Meron. Leslie, napadala ko na yung notice doon sa dyaryo, pati yung litrato nung nawawala. Okay. Salamat. Tsaka ipapaalala ko rin sa'yo na meron tayong public hearing doon sa Congress tungkol doon sa Anti-Domestic Violence Act. Trixie, hindi ba pwedeng si Vanessa na lang paatinin mo dyan? Alam mo, mukhang kanina ka pa wala sa mood. Nag-LQ ba kayo ni Mr. Architect mo? Hay nako, pinag-iintindi mo yung mga lalaki na yan, mga salot. Salot sa buhay natin ang mga yan! Ikaw talaga. Sira ka talaga. Ewan ko sa'yo. Ay, Obet! Oh, bakit? Binigyan na pala sa itong mga to, hindi mo naman sa akin sinabi agad. Eh, pwede na natin ibenta itong mga to para madiretso na yung lokalokang yan sa mental. Ate, huwag naman natin pag-usapan yan sa harap ni Annie. Bakit? Meron bang nangyayari rito na hindi ko nalalaman? Bakit niyo kinuha to? Bigay ko kayo Obet to! Akin to! Anong iyo? Akin na yan sa tatay ko yan! Akin to! Akin to eh! Eh talagang tarantado ka pala eh! Akin na yan! Magkina ka sa tatay ko yan! Ayun ka! Ate, tama na! Obet, awatin mo! Awatin mo! Anong hiya ka! Ani? Ate, hindi ka matitigil. Ano ba nangyari sa'yo? Eh, tarantado yan! Lukulo ka yan eh! Inabas mo yan! Mabuti pa ilayo mo yan! Annie! 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 Uy, Saleño! Annie! 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 Ay! Sinusumpong na naman itong lukuret na ito! Ayos ka! Anak mo yan! Ay! 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 Peter! Huwag! Ano yung patalag eh? Lahat ginugulo mo eh! Oh! Ano? Para Peter, tama na! Sinabi na huwag sa makailan mo! Sige ito! Walang kumpa akong pari sa akin! Annie? Pangako ko sa'yo na makakalabas ka dito.
Patitingin kita sa doktor. Bukas na ang dating noon. Taan na. Your Honor, schizophrenia po ang medical term ng problema ni Annie. Wala po makapagsabi kung ano ang pinanggagalingan ng karamdamang ito. What we know is that ang ganitong karamdaman ay nararanasan ng mga kabataang mayroong matataas na IQ. Sometimes, they are aggressive. Their brain tend to overreact to situations. They exaggerate things. Tulad halimbawa ng kahit mahinaong salita. Inakala nilang ito ay pasigaw. But there are other factors to consider, Your Honor. Ang kanyang family background at ang kanyang traumatic childhood. Your Honor, wala pong dahilan upang hindi malagpasan ni Annie ang ganitong problema. Okay, gawa mo ako ng transfer to the National Center for Mental Health. Si Annie, nasa mental na. Hindi na makakapaghabol yun. Hindi naman yun ang gusto kong sabihin. Yun lang naman ang gusto mo, hindi ba? Mabaliwala ang kasalitatay kay Annie. Para mapagatian natin ang arera ang naiwan niya. Natupad na. Obed, nung anak ko makita yung kahon na tatay, nakita ko lang yung mga titulo, mga bankbook niya. Malahas. Pero nung tinignan ko ulit kanina, kanina ko lang nakita yung mga pictures natin na kasama siya. Alam mo ba, nung araw tong mga to nasa album lang, pero ngayon ko lang nalaman na tinago pala niya mga ito sa kanyang jewelry box at itinuring na kayamanan niya. Ibinigay yan sa akin ni Annie. Nang dahil kay Annie, nalaman ko kung gaano tayo kamahal ni tatay. Parang nawala yung dagan sa dibdib ko. Parang nawala yung mga bakit na palo niyo sa akin. Kaya siguro ganun na lang kabait ang tatay kay Annie. Parang gusto rin niyang makabawi sa mga pagkukulang niya sa atin. Obed, gusto ko sana gamitin natin kalahati ng ari-arian ng tatay para kay Annie. Ilipat natin siya sa isang private clinic para makabawi naman ako sa 7 taong hindi ko pagpapakita sa kanya. Sa mga pagsisinungaling ko. Robert, I want you to be honest with me. May nangyari ba sa inyo? Mahal mo ba siya? Libog nung una eh. Tapos awa.
noong nangyari ang insidente. Sinabi ko sa sarili ko na kaya kong ibigay ang buhay ko para lang protektahan siya. Putang ama ka! Mahal mo nga talaga siya. Matagal kong pinag-isipan kung ibibigay ko sa'yo ito eh. Dahil pag ginawa ko, kukunin si Ani ng mga parents niya at pansamantala, mawawalan ako ng karibal sa'yo. O pwede rin namang gumaling si Ani at mawala ka sa'kin habang buhay. Address at phone number ng parents ni Annie. Robert, I'm setting you free. Salamat. Binigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka sa loob ng isang taon. Tatagal ba ako dito? Basta pag magaling ka na, makakalabas ka na dito. Basta huwag mo akong iwan, ha? Promise. Anak? Anak ko? Ang tagal ka naming hinanap. Mahal na mahal ka namin. At hindi ka namin ikahihiya. Kahit anong sabihin ng ibang tao. Good evening. Are you Robert? Yes. Robert Ferrer? Ako si Jaime, ang executive assistant ni Macario Alfonso. Yung father ni Annie. Ha? Si Annie? Saan po siya? Nasa States. Doon na siya magpapagamot. I have something for you. 5 milyon? Ang laki halaga nito ah. Bakit ka binigyan nito? Pasasalamat daw. Ayoko nga tanggapin pero mapilit eh. Anong binabalak mong gawin dito? Pare, ibig mong sabihin yung ginagawang gusali na yan galing sa pera ng pamilya ni Annie? Oo. Malaking bagay yan para sa mga bata. Ipaabot niyo sa kanilang aming pasasalamat. Hay nako, sabi ko na nga ba, mabait yun eh. Kung pinayagan lang sana ni Mang Leoncio na lumabas yon, malamang close kami noon. Nako, Caroline! Kung hindi ko pa alam na, napaka-plastic mo! Tumigil ka, Manang! Pare, pasensya ka na nga pala sa mga nangyari nun, ha? Wala yun. Tandaan mo, magkaibigan pa rin tayo.
Binago ni Annie ang buhay ko. Inilom ang aking mga sugat. At muli akong inilapit kay tatay. Pero umalis din siya. Iniwang may puwang sa puso ko. Parang dagat na napakalawak. Galing ako sa inyo. Kaso wala ka. Alam kong dito kita matatagpuan. Ani? Salamat nga pala sa lahat ng itinulong mo sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na ako gumaling. Wala yun. Ginawa ko lang ang nararapat. Obed, mahal kita. Mahal din kita. Ngayon, kumpleto na ang buhay ko. Nandyan pa rin ang bakat ng mga nangyari. Pero, hindi nakirot ang nararamdaman ko. Kundi, alaala. Masasayang alaala.